Eh, Temi, nagsabi nga sa ex, no. Wala na daw bang maigas ang showtime? Anong ibig mo sabihin? Ang nakakaloka rito, eh, yung mga overnight success lang, abay, mas malalaki pa ulo. Naitanong din daw ba doon sa press con, yung kung willing ba si Gerald na makipagtrabaho rin kay Kim, ilang baliktambala nila, na willing daw si Gerald. Kaya naman, abay, nagurumentado fans ng Kim Pao sa comment section na loka ko doon kay Sunshine. Diba? Si Sunshine Cruz, grabe, no? Dahil nga ito sa kanyang post sa tungkol sa traffic. Yes. Na sana daw yung bus lane ibukas para doon sa mga private cars. Ayan, tapos ang daming bashes ni Richard. Ay, ito lang sagot niya. Ano? Ito. May pag-ami na rin naganap na sila na, no? Ay, inaari na ba? Diba parang ano, what you see is what you get daw. Ayun niya yung sabi niya. Ano? Magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagkagalak. At kayo'y nagsinalo sa gabi ng palabas ko. Kailangan din nakaduling, ay. Ito na ang latest. Kaya tumutok ka na. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali. Ito na ang latest! I-chika mo na dali. Ito na ang latest! I-chika mo na dali. Ito na ang latest! Hello mga kapit! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamaloy! Papa o si Diaz, ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa ay! Ichika mo na! La 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 la. Ichichika na namin dali. Ay nako, man. Diyos ko, ito na. Ano na? Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Mukhang marami-rami ito. Siyempre, yung iba ay talaga namang nakatutok sa TikTok. Oo. Dahil nga doon sa napausong sayaw ni Ralph Cyril Villaruz na maybe this time yung kanyang steps. Oo. Kaya siyempre, may nagtatanong sa atin kung bakit daw ba na-viral ito. Parang hindi nila maintindihan. Ganun nga ho yun. Kasi kung tama ho yung steps niya, or kung normal masyado yung steps niya, hindi siya mabaviral. Kung maganda rin yung pagkasayaw niya. Ito kasi parang unique, awkward, authentic, awkward lahat na. Kaya siya nabaviral. Diba? Oh, kaya tinan mo naman yan. Oh. Marami rin gumagamit dun sa video ng bata na may tinadyakan siya sa likod. Ha? Oo. Talaga? Oo. Tapos meron pang mga video na ginagaya rin siya. Oo. Kahit si Dennis Trillo, ginaya rin siya. Di ba? Oo. Tapos ayan na nga. At kinuha na nga nung Sabado ng It's Showtime bilang kanilang pambungad na bilang. Opening number nila na nga All-Star Cast. Diba? With the other TikTok influencers. Oo. Eh, Temi, nagsabi nga sa ex, wala na daw bang maigas ang showtime? Anong ibig mo sabihin na pagtsatsagaan na lang yung bata? Parang ganun yung pagkakasabi sa ex. Ay, naku. Alam mo ako, ha? Kasi kung ako rin showtime, tama lang din ginawa nila. Kasi, alam mo, ano na rin siya, stars in their own right na rin yung mga influencers ngayon. Oo. Di ba lagi ko sinasabi, dalawa na ang klase ng artista ngayon o ng personalidad. Isang TV and movie. Actors and actresses. Actors, at yung digital personalities. Oo. Kaya tinaman naman yan, alam mo, maka-jackpot ka lang naman ng virality dyan. Tiyak na makikilala ka na agad-agad. Kaya kung mapapansin mo, merong mga influencers din na kilalaki ng bayad. Mas malaki pa bayad kaysa dun sa mga totoong artista na nagsimula sa pinakamababa bago nila narating ang tagumpay. Oo. At kinakagat. Eh kasi nga, kasi nasa kanila yung numbers di ba? Nakikita kasi kung ilan yung followers, di ba? Ilan yung engagement, di ba? Ang nakakaloka rito, yung mga overnight success lang na iba, no? Abay, mas malalaki pa ulo kaysa sa mga totoong artista.
Oo, Diyos ko. Pinapalinggan ka ba na eh? Ay, nataas kasi interview na. Sa, ang ganda daw. Ginamit ko lang si Jakes, kasi, pero meron talaga akong pinatutungkol. Anyway. Hindi, di ba? May mga influencers. Hindi ko naman nilalahat, ano? Tamaan na ang tamaan. Pero may mga influencers na ano, parang sila pa yung babatiin mo talaga. Oo, hindi sila yung lalapit sa'yo. Hindi sila yung, ah, matagal ka na sa industriya. Hindi, no? Ako sikat ngayon. Ikaw lumapit. Hindi ganyan sila, ha? Yung iba lang naman. Baka kasi na hindi pa rin kasi industriya ang pagsisigure influencing. Oo nga eh. No? Kaya di ba yung iba rin mabilis ding nawawala. Oo, kasi nga mabilis nilang nakuha. Mabilis ding nawawala. Diba? Oh, anyway, mabalik tayo dito sa batang si Rat na natutuwa ako sa kanya. Yung innocence ng mukha niya, hindi ba? Yung mo grade 10 lang. Grade 10 na hinihintay lang niya yung training ng volleyball. Eh sa sobrang na-board siya. Yes. Ayun, nag-TikTok ang lolo mo. At ginamit pa niya yung cellphone ng kaklase niya. Yes. Oh, hindi pa niya, diba? Yung cellphone. Tinamon naman from Sambuanga lumuwas. Di ba? Oo, oh, nag-showtime. Tapos nag-asap kinabukasan. Oo, oh, di ba? Oo, oh, di ba? Si Richie naman ang kumanta. Oo. Oh. Oh, kaya nga hirit ng mga netizen, eh kailan daw mamimit ni Ralph ang umawit nun. Yung nag-revive ng awiting maybe this time na si Sarah and Jeronimo. Oo nga, sorry, hindi sila kita sa asa. Oo nga eh. Wala naman yata si Sarah, no? Diba? Kaya naman si Mategi Di Celi, nagsabi doon sa kanyang Twitter na see you soon. Oh, so may balak din ang mag-asawang Mateo at Sarah na makipagkita rin kay Rag. Kasi nga naman, Nay, di ba, in fairness din, dahil dun sa viral video niya, tumaas ulit, di ba, sinasabi niya, bakit walang bagong song si Miss Sarah Jeronimo? Eh, bumulusok pataas na yung ano Spotify account ni Sarah. Oo. Di ba? Dahil nga dun sa kantang Maybe This Time. Oo. Oh, 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 oh. Pero, te, tanong ko lang. Di ba, Sabado, nag-guest sa Showtime. Oo. Oh. Tapos, Linggo, sa ASAP naman. Oo. Oh. Bakit naka-school uniform pa din siya? Ba siyang ibang damit eh? Oh, grabe ka to. Hindi, kasi yun yung, ano ka ba, Jix? Tulungan, literal. Hindi, syempre. May damit namang iba yung bata. Oo. Oo. Eh, ano lang, nagkataon lang na yung uniform na yon ang kanyang lucky charm. Dahil suot niya yung uniform na yon, nasa school siya, nung na-viral yun. Kaya, para mas makilala siya, mas matandaan siya, naka-uniform siya. At ako naman talaga, sinagot kita. Hindi ko na. Masyon ka din talaga. Para malaman naman tayo na siya yung grade 10 student. Oo, pasikat mo. Pero siyempre, sa mga guesting, sa may talent fee yun, hindi ba? Oh, makakabili pa siya ng mas marami pang uniform. Ay, talagang hindi ibang damit uniform yung bibili. Oh, kasi kung gusto nakilala, di ba? Tapos siyempre, yung mga ganyang bata, na-conscious na yan. Sandali, baka mapalitan na ito. Oo, malaos na agad yung Maybe This Time. Oo, eh siyempre, iisip naman yan ng ibang, ano kaya yung pwede ibang dance step? O yung ibang mga bata, mag-iisip din, di ba? Oo. So, marami na siyang mga ano, magiging kakompetensya. Oo. O kaya, Loy, oo, gamitin kaya nung bana yung magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagkagalak at kayo'y nagsinalo sa gabi ng palabas ko. Kailangan din nakaduling, Nay. Kailangan ba nakaduling? Kaya yung step pababa. Magandang gabi, bumababa. Diba? Ay, naku. Basta isip ka, no, Rap? Oh. Para masustain mo yung iyong kasikatan, ha? Oo nga. Pero syempre, huwag lalaki ang ulo. Oo. Kasi kung lumaki ulo niya, Diyos ko, babagsak yung supa. Ha? Oh, sa Showtime Online, nung nag-guest yung mga influencers, bumagsak. Eh, si Yulin, kasi nakapunch pa yung iba pa. Eh, ayun, bumigay yung isang paanong supa. Oo nga. Oo, nakakalo. Siya naman daw napagbintangan. Oo, eh, tinarayan pa kasi nung isa si Tito Mars. Ay! Oo, andito na kami, andiyan ka lang. Sabi nga sabi. Oo, so kaya sabi ni Tito Mars, hoy, pag narating yun, narating ni Marian Rivera, saka kayo magtaray. Ano ba yan?
Nakakaloko. Anyway, ay nako. Basta ang importante ay nakakapagpasaya tayo ng mga tao, ha? Hindi tayo nakakapanakit ng damdamin, no? Actually, ito nga, no? Babatiin natin ng congratulations. Oo, itong si Joshua Garcia at si Julia Barreto. Kasi nga, almost 400 million na ang worldwide streaming. Unhappy for you. Yun. At dahil dyan, abay, lumabas nga yung isang eksena dito kung saan yun ang nagpaiyak sa akin, ano? Oh. Oo, yung eksena na parang hinahabol pa rin ni Joshua. Itong si Julia. Oo. Tapos, inaalo siya at pinauuwi na rin siya ni Ketchup at ni Noni Buencamino. O, eto yun, o. Tapos na eksena, cut na, iyak pa siya ng iyak. Iyak, ang husay ni Joshua. Feeling ko si Sika talaga yan. Sikat na siya na eh. 400 million worldwide, oh. Hindi, siksikatan siya ng araw. Ay, umiiyak pa rin siya. Igabi kasi nangyari yung eksena. Pero alam naman natin ang sikat si Joshua. Tuloy ang kanyang iyak talaga. Correct. At eto nga, no, Loy, no. Speaking of Joshua and Julia Barreto. Eh, di ba nga, nag-press con itong si Gerald Anderson ng Nobody. Ay, bagong serye niya. Oo. Nagagawin sa ABS-CBN. Oo, na ang team sa ngayon. And say, nobody, nobody like you. Say, nobody, nobody like you. Nabago na kayo yung lyrics, no? Puro viral yan. Kasi wala sa to. Nobody like you, eh. Dapat yun, but you, eh. Nobody, nobody but you. Iniba ko, kasi siyempre baka makopyright tayo. Kuha-kuha mo pa naman yung boss. Ito na nga, Loy, naglalabasan yung mga items, no? Dahil nga si Joshua at si Julia, na ex ni Josh, ay gumawa ng pelikula na tumabok sa takilya. Yes. Eh, parang naitanong din daw ba doon sa press con yung kung willing ba si Gerald na makipagtrabaho rin kay Kim? Bilang baliktambala nila, total parang meron na silang pare-parehong pag-ibig. Oo. Eh yun na nga, naglabasan yung mga balita na yan, ano. Pero hindi naman natin alam kung totoong naitanong ito kay Gerald. Naitanong ba ito kay Gerald? Kung confirm. Oo. Kasi parang wala sa mga major news, ano eh. Hinahanap ko nga eh, although, meron nga doon mga lumabas na mga vlog na willing daw si Gerald. Kaya naman, abay naghuramentado. Oo, yung ilang fans ng Kim Pao sa comment section. Oo, na parang wag na lang daw, utang na loob. Andiyan naman daw ang kanyang ex na si Bea Alonso. E di dun daw siya gumawa ng pelikula. Wag na daw yung guluhin pa ang Kim Pao dahil nagmamahala ng Kim Pao. Mga ganyan.
na, Diyos ko. Eh, di ba, pelikula lang naman, ha? Hindi naman balikan in real life. Oo nga, eh, syempre, alam mo naman, di ba, mga, may mga fans kasi mararamot. Mm-hmm. Ayaw nilang ipatambal pa sa iba yung kanilang iniidolong love team. O yung pinapangarap nilang sana maging forever na. Eh, di ba nga, sabi nga ni Jay Costura. Tinanong ko si Jay Costura. Jay Costura, ano ang hula mo sa Kim Pao? Oo, anong sabi? Eto. Ano kaya ang masasabi o ang prediction dito ni Madam Jay? Kim Chu and Paolo Avellino. Kay Kim Chu at Paolo Avellino, sa nararamdaman ko sa energy vibration nila, maganda ang tandem ng dalawa. As in, I really feel the chemistry. Nakikita ko na yung tambalan nila is mauuwi talaga sa pagiging true to life na pag-iibigan. Makikita mo sa kilos at gilaw nila, nagja-jive yung energy nila dalawa. Okay. So magiging sila? Actually, parang sila na nga eh. Kasi I know that they work as a professional, pero mararamdaman mo kasi sa bawat galaw nila naman. Okay. So, oo, wala silang direktang pag-amin, pero ikaw? I feel na sila na. Sila na. Feeling ni Jay Costura, eh, hindi lang nila inaamin, pero sila na. O, oh, eh, di maraming kinirig na Kim Pao fan. At ang alam ko, eh, talaga namang may pelikula ang Kim Pao. Yes, oo. Baka kaya ayaw nila na magkaroon ng Gerald Kim kasi nga, may Kim Pao na. Tsaka magugulo. Tsaka tinaman naman yan, ha? Hindi pa naman confirmed yon. Pero binabash na ng ibang fans si Gerald. Wala naman siyang sinabing masama. Diba? Kaya, ayan, i-ano muna natin, i-verify dapat muna natin. Kung totoo may mga ganong katanungan during the press con. Kasi, kahit sa YouTube, wala naman akong narinig. Wala naman akong napanood. Eh, yun na nga, Loy. According to Gerald Anderson himself, wala daw ganong tanong. So, it's a fake news. Kaya, nalulungkot itong si Gerald dahil sobra na raw ang misinformation na nababasa ngayon sa FB. Saka yun nga yung sabi natin na yun, diba, sa mga major na mga news sites. Kung may sinabing ganun si Gerald, I'm sure kumalat na yan. Correct. Diba? At ito talaga, kakalat ito. Ay, alin? Hindi. Siyempre, kabaklaan natin. No? Ha? O kasi nanood po. Nanood po kami ng Bench Fashion Show. Ano namang issue to? Ay, naku, ganda lang mga napanood natin sa Bench Fashion Show. Nung Sunday. Kasi nung third day, ang mga na-feature ay yung Urban Revival. Ayan, yung suit ko, Urban Revival, di ba? At saka yung designer na si Mr. Chita Vihandre. At syempre, ang inaabangang Bench Body. Nakakaloka. Diba? Nagkaroon ng Bench Body Fashion Show kasi ang balita natin na inaabangan natin na parang annual fashion show na Bench Body na malaki katulad dati eh na-move. So, ayan. Naisama sa Bench Fashion Week ang Bench Body. Nagkaroon ng segment doon. Diba? Kung saan ang daming artista na yun na rumampa na naka-underwear. Eto na nga na yung mga artisang rumampa sa Bench Body 2024. Ang napakagandang si Kyla Estrada, Kelvin Miranda, Mark Rivera, TJ Marquez, Korean singer-actor Kim Won-sik, Kira Ballinger, Jameson Blake, Rere Madrid, Shira Diaz, Dia Mate, Max Collins, Miss Universe Philippines Celeste Cortesi, Lu Yanong, Ina Raimundo, and Miss Sunshine Cruz. Ayan, nakakaloka. Alam mo, sobrang na loka ko doon kay Sunshine. Diba? Si Sunshine Cruz, grabe, no? Talagang kahit naka-mesh lang itong si Sunshine, ano? Talagang bakat na bakat yung skirt. Ang ganda-ganda pa rin ng hubog ng wetchame, diba? Ng kit ng lola mo. Nakakaloka. Ilan na anak ni Sunshine? 3. Oh. Oy, ang panganay niya ilang taon? 22. Oh. O tapos yung isa pang rumampa ay walang iba kundi si Ina Raimundo. Oo. Na 22 years old din yung panganay. Ilang taon na si Ina? 48. Grabe, no? Eh, last year lang, 47 yan eh. Ha? Talaga? Hindi.
Di ba nakakatuwa? At syempre, andun din si Ormoc City Mayor Lucy Torres. Yes. At si Congressman Richard Gomez, nanood sila. Yeah. Oh, at ang nakakatuwa rito, no, si Richard Gomez, noong 1987, siya nagsimula ng bench. Oh. Yes. Kaya dati, nung kasagsagan ni Richard Gomez, parang ang ano doon, bench is Richard Gomez. Richard Gomez is bench. Oh. Di ba nagro-row pa yan? Rowing pa yan. Oh. Tapos nagkakabayo. Oh, di ba? Lahat ng iba-ibang sports. Correct. Oh. At syempre, at tinanong nga natin si Richard, no? Dahil controversial siya ngayon. Alam mo na kung bakit, di ba? Dahil nga ito sa kanyang post na tungkol sa traffic. Yes. Na sana daw yung bus lane ibukas para dun sa mga private cars. Ayan. Tapos ang daming bashers ni Richard. Ay, ito lang sagot niya. Ano? Ito. Eh si, syempre, si Goma, controversial. Alam mo na. Di ba? Yun lang na sabi ni Goma, alam mo na. Yun lang, oh, alam na, sabi. Sabi na? Siguro ayaw na palawakin pa ni Richard Gomez yun. Ano? Pero ako kasi, no, kilala ko si Richard Gomez eh. Mula nung unang salta niya sa showbiz, eh talagang ano yung prank yan to a fault. Ay, bakit? Oo, pero pag alam naman, na-realize naman ni Richard na mali siya. Nagsasorry naman siya, nag-apologize naman siya. At saka, maalam mo, no, in fairness, nakagawa ng kaigihan din yung pagrarant niya sa traffic, ha? Kasi syempre, nawindang din yung mga taga-MMDA, na baka posible silang kumilos. Not necessarily, sundin si Richard. Kundi, gumawa ng another scheme para maibsan kahit konti ang traffic. Yeah. Diba? Nasimula ng mga diskusyon. Anyway, congratulations kay Mr. Benchan. Yes! Sa napaka-successful na bench fashion show. At syempre, kay Direk Robbie Carmona. Na lagi sa atin. Yes! Thank you po sa invitation. At congratulations na napakaganda ng mga blocking, ay, di ba? Oo, di ba? Napakaganda ng fashion show. At sabi sa akin ni TJ Marquez, 10 a.m. daw sila nag-rehearse. Oh, pero napakaswabe, no? Smooth! 10 a.m. tapos 6 p.m. nag-start. Ang galing. Oh, imaginein mo, ang galing talaga ni Robbie Carmona. Ikaw na talaga. Yes. Siyempre kasama natin dyan, si R.S. Francisco ng Rampa. Yes! Oo, at siyempre, ang ating kumaring si Mikhail Hirang ng Headway Guerra Saldon kasama si Owen. Yes! Ang saya-saya natin. Oh. Ano? At syempre, hinanap ni RS si Jex. Oh. Asa na sa si Jika, sayang. Sayang pala. Ba't hindi ka ba sumama, Jex? Hindi nga ako invited, Eh kasi nga nakarating sa kaalaman nilang lahat. Huwag kayo nag-i-invite yung nangihingi ng Gcash. Huwag kayo malapit ng birthday sa September 8 na. Ay, naman na. Oo. Sayang mo, sinasabi. Ano pa naman si Sir Benchan? Diba? Wow! Close kayo ni Sir Benchan? Bigyan niya na Gcash. Ayun. Oh, anyway, ang ating pagbati muli at sana maimbitahan tayo ulit. Ano? Yeah! Siyempre. Oh, binigyan din kami ng Mega. Oh, may magazine. Diba? Ayan, oh. Mega magazine. Sino yan? Chelsea Manalo, Miss Universe Philippines. Ayan, si Estelle. My favorite si Estelle. Wow. Siyempre, ang SB19 yan. Kaya huwag mag-alala, ipikitang yung mata. Tara, pahinga muna. Huh? May ganon? Nang bahal. Ganon. Sila yung kumanta niyan. Ang boses natin makaka-copyright na. Okay, thank you, Mega. Yes. Oh, ayan, ako natutuwa pag binibigyan ako ng mga ganyan. Oo. Halay mo, sa next na Mega event, kasi invited tayo sa Mega Ball, di ba? Di ba? Oo. Thank you. Ayan, so, congratulations again, ha? Yes. At congratulations, Jex. Ah, bakit? Dahil tulad ng iyong hiling, ayan na. So, nakakita na tayo ng TikTok video kung saan sining along ni Kailin Alcantara itong si Kobe Paras. Sining along na, te? Ay, oy! Hindi, sining along, di ba, Mike?
Ah, ano? Huwag mo masyado maugayong kamay. Ikaw talaga, sining along na. Ayan o, panoorin mo. Your dancing queen. Wala nang ibang lyrics. Viral talaga. O ayan ha. Oh, tsaka syempre, may pag-amin na rin naganap na sila na, no? Ay, inaari na ba? Di ba parang ano, what you see is what you get daw. Ayun niya yung sabi niya. Ano? Arte-arte naman din ang what you see is what you get. Ayaw mo na, Gen Z. Ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito pa si Mamaloy, mo na yung channel na hindi pa namin subscriber. Subscribe now na. Click niyo pa yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. Siyempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, sana manalag mag-subscribe pa kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Pati na pa sa aking other social media accounts. Sa Facebook, sa Instagram, at saka po sa TikTok. At naisan yes. Magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center. For skin, face, body, and wellness. Mm-hmm. Oh, ba't gumaganyan-ganyan rin si Jack sa likod? Envy Baby. Envy Baby na rin si Jack! Come on, guys! Ito mo naman. Sabi nung Envy, gawin ka na lang namin, huwag mo na kami hinga ng Gcash. Huwag niyang gano'n. Yung lang naging ano. Anyway, diba? Ayan. Diyan po sila sa Mother Ignatia sa tapat lang po ng ABS-CBN. Grandia Place pa sa ground floor. Yung mga drips nila na ito, nagpapaglo ng skin. Aminado kayo dyan. Switzerland, darling. Daran. Switzerland. Important. Diba? Diba? No, ganun lang kakonti, diba? Concentrated. Lang, concentrated, nakaganap ka talaga. Aha. Ay, concentration yan na concentrating yan, concentrated. Sorry. Yeah. At saka yung mga facial nila, ha, yung talagang intense cleaning na, 1,800 pesos lang na. Oo. Meron ng diamond peel yun, saka PDT, at saka may mask pa. So, pwede yung isang lot dahil may diamond. Ay, hindi, diamond peel. Oo. 1,800 lang po. Nag-start yung kanilang facial. Oo. Dapat yun, ano ka, nakapackage ka. Maganda. Kasi pag once ka lang pumunta doon, tapos kukuha ka kaagad ng result, ang hirap naman. Siyempre, no pain, no gain. At saka na, pag nakapackage, ang laki ng discount. Oo. Grabe. Correct. Oo. Ito ba may ari ngayon? Ay, hindi. Sir Jello. Angelo. Dominguez. Ito mga angels niya. Yes, syempre mga angels niya. Si Miss D. Si Paula. Si Thelma. Si Lauren. Si Ella. Diba? At saka si Mikey. Yes. Mikey Abuel. Hello. Ayan ha. Syempre pa, Jenks. At sa Tito Jeggs Channel. At syempre, mga ko pa rin ha. Sa vlog po ni Miss Aiko Melendez. Nandun pa rin po ako yung interview niya. Bakit pwede bang tanggalin yun? Hindi, wala lang. Baka yung mga hindi pa nakakapanood te, panoorin nyo, maiiyak kayo. Tignan mo, yung masyadong pinopromote yung kay Aiko yung sa kanya. Oh, may bago po akong vlog dyan, puro lang siya ganun. Correct. Oh, tapos luma naman yung ano mo, three months ago. Oh, yung mga ganyan. Eh kasi daw doon kay Miss Aiko may Gcash. Paleo! Mas malaki pa yata yung honorary mo kay Aiko kaysa doon sa kanyang ano. Agree ba? Sarili niyang account. Saka may kutang ano kasi siya ngayong birthday niya. Panoorin niyo. Last year daw, ang natanggap niya na total 200,000. Ay! Huwag ka mag-alala, baka maging 2,000 na lang ngayon. Ay! O anyway. At masalamatan ko lang na, syempre,
ang Iconic Star and Transition PH at ang Bright Excel. Thank you po! Ayan. Siyempre, gusto kong batiin yung boss ng aking pamangking, si Joy Ann Averia, si Fritz Gonzalez. Happy, happy birthday po. Yan ang kanyang supervisor na laging nanonood sa atin. Grabe. Oh, maraming salamat po. At siyempre, ang aking panayam po kay Jay Costura. Ayan, sa OGDS Inspire, so nasa I1PFC na rin po, ha? Yep. At syempre, maraming salamat sa Coco Pandan, ang pinakamasarap na bikas. Oh, yes. Oon, amoy pandan, pag sinaing lasang pandan. In fairness, ha? Ang original niya, merong mutya / XTN sa ilalim ng sako. Wow. Oo, ha? Sa lahat ng palengke. Wow. Ha? Nandun yan, ano? Ba't din yung eh? Hayaan mo na. Ah, okay. Oo, ayan. Ha? At syempre pa, ayan, September 6 po, ako, Diyos ko, oo. Sa Friday na po, ay ang J-Heart Music. Oo, ha? Sa District 1. Kung wala pa po kayong ticket, 1,000 lamang po yan, ano? Mm-hmm. Malapit na po maupos. Oo, District 1 BGC repeat po. Repeat na ito, repeat. Oo, tsaka ayan, ayan po ang number, ha? Ayan, Friday po, 9 p.m. At syempre, si Marisa Sanchez at Jean Karen naman, September 13. Mm-hmm. Ayan, sa District 1 pa din. 1,000 lang ang ticket, ano? Yeah. Ay, ayan. Ako, tatawa kayo at mailab kayo sa kanilang mga songs. Diba? Ha? Kung si Jean Karen ang, ano, Karen Carpenter kaboses, si Miss Marisa Sanchez na ang Barbra's Choice song. Oo, diba? Barbra's Choice song. Memory! Ano? Ano, ganun? Oo. Ayun, oo. Oh, anyway, ayan, ha? At syempre pa, ay, naku, may pasabog din sa September 6. Ay! Ayan, ang host ay si Loy at si Jex sa Amoranto Stadium. Yes! Yung mga taga District 4 pa ng Quezon City, may free concert dyan. Oo, 6 p.m. Nandun na yan. Po yan. Oo, naku, maraming artista. Diba? Pumunta kayo dyan, ha? At banda. Saya. Naku, Diyos ko. Ayan, ha? At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa O, si OGDS na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ikaw na dali, la 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 la. Ikaw na dali, la 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 la. Ikaw na dali. Magbabae rin naman yan. Daks ka pala, Jex.